Ngayong araw mga kaibigan, sabayan niyo po ako. Nagbukas na po yung paaralan. Saan ako nagmamaneho? Ganito po ang buhay. Driver dito sa Thailand. Okay? So, usually, maaga ang regular classes ngayon summer po. Kaya, alas 9 ng umaga nagsisimula. Kaya, sibat ako dito sa bahay. Around 6:15 to 6:30 papunta sa Pakchong. Dito po ay mga 85 kilometers. Araw-araw po sundo ng mga estudyante at saka hatid sa hapon. Sabayan niyo po ako. Itong pagmamaneho po dito sa eskwelahan dito sa Thailand. Simula ako dito noong September 2011. Almost 10 years na po. After mga 1 month and a half nung nagbukas yung eskwelahan. Saka usually puno kami dito. Puno dito sa van. So usually yan, mga 10 to 14 students po. Kasama na dyan yung ibang guro. Pero ngayong summer, natamaan ng COVID. Ngayong summer classes, 5 lang ang mga pasahero. Imagine po, 5 lang. Usually 12 to 14 students and teachers. Ganyan po, kahirap ngayon kasi siyempre mga magulang ngayon takot magpapa magpa-aral ng mga anak nila dahil itong ongoing COVID. Lalo na ngayon itong mga since last week po, pataas ng pataas yung number ng new cases dito sa Thailand. Pero swerte pa rin dahil may trabaho. Okay? Walang rason magreklamo. Maganda rin to ngayon dahil kaunti lang mga pasahero kaya nakakadala tayo. Dala tayo ng bike. Kita nyo sa likod, di ba? Ayan. Pag may bakante, maagang hatid ng mga bata, walang traffic, makakadaan dun sa mga trails. Yan talaga. Kaya kailangan natin maghanap-hanap ng, hobby. Itong pagmamaneho po, ayos, relax lang kasi alam mo naman mga sa mga nagmamaneho dyan, alam niyo naman yung buhay natin, ha? Pero minsan lang magandang reminder na every at least 1 hour magtayo tayo at saka magsistretch dahil sa nangyari po sa akin nung nag-expand yung eskwelahan sa anong nagtatrabaho, nag-expand sila sa Hat Yai, yung southern part ng Thailand. Mga galing dito sa location ko, sa Rabori, around 1,100 kilometers away. So, nung naglagay sila ng bago doon, kailangan mag-transport ng mga libro at saka yung ibang guro. Kaya, maneho para sa kanila na sobrahan po. Alam mo yung magmaneho ka na walang hinto, walang stretching, walang hinto-hinto. Pilitin mo. Kaya nagka-problema ako sa likod ko. Yung sciatica. Nagkaroon ako ng sciatica. Yung pain sa sciatic nerve. Hindi pa naman tumawala. Kaya kailangan talaga na magandang reminder sa ating mga nagmamaneho, driver, na take time na magpahinga, rest tayo, stretching count para hindi mangyari ito sa atin. Kasi once mangyari na itong sciatica problem, opera na lang atin. Yan ang sinasabi ng mga mahirap. At saka hindi solution yung opera dahil mahal pa naman ipa-opera.
Dito lang po. Yan. Temperature scanner bago pumasok sila. Saka ito. Tinanggalan ko ng upuan. Pero kasi dahil lima lang sila ngayon. Yan ang upuan. Pwede makadala ng bike. Malapit na tayo sa unang stop. Ngayon kasi dahil summer classes, hindi ko sila sinusundo at hinahatid sa mga bahay nila. Meron lang area na parang meeting area. So ngayon summer, ito sa isa sa mga gas stations. Diretso din yan, papuntang Vientiane sa Lao. Ikot lang tayo dito. Dito na tayo sa itong first pick-up point. May estudyante dito. Last, before COVID po, dito sa area na to, lima ng mga bata na ang sakay ko. Pero ngayon, wala pa. Hihintay lang ako ng isang estudyante. So ito, Pakchong at Kauyay area. Ganito po, buhay driver, no? School driver dito sa Thailand. Maya-maya, dadating na po yung isang estudyante. Ito, mapasok lang ang kaibigan natin, no? Punta naman kami sa sunod. Did it rain at your place or not? No. How about last night? Sitting there, that's fine. Ah. Well, that's me, Aston. Morning, bud. Ganito po dito. Ito na po yung pangalawa ng pinahintuan. Morning, Miss Bud. Morning, teacher. Morning, teacher. Yan, galing dito. Diretso na po kami sa eskwelahan. Ito na tayo.